Magandang buhay. Ito po si Pastor John ng Perfect Church. Have a great and blessed Sunday po sa inyong lahat. Praise God. Are you expecting miracle in your life? Yan po ang ating pong topic ngayon. Expect your miracle. Hallelujah. Ang ating pong scripture ay mababasa natin sa John chapter 2 verse 1 to 11. Basahin po natin. Verse 1. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana, Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Do'y may anim na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuan ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang mga namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masasarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Ama, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. We thank you. We worship you, O God. You are faithful every day, O God. Hallelujah. You are worthy of all our praise, O God. Prepare the heart of your listeners, O Lord. Open their minds and the eyes of their understanding. Anoint me, Father God. Empower me. I pray that your words will bring miracle, encouragement, strength, peace, and joy sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Father God, pagpalain mo ang mensaheng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Expect your miracle, kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, ito ang unang miracle bago sinimulan ni Jesus ang kanyang ministry. Makikita natin na maski sa ating kultura ay napakalaga ng kasal. Wedding is a very special day. Ito po ang pinakaasam-asam ng mga binata at dalaga. Hallelujah. Ngayon po, what are the lessons we can learn from wedding in Cana? Ito po yung ating pong pag-aralan ngayon. Ang unang puntos po natin, makikita natin dun sa verse 1 and 2. Sabi doon, pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. So, ang unang puntos po natin ngayon, Jesus is the most important person sa buhay mo at sa buhay ko. Hallelujah. Ayon sa mga research, kaunti lamang ang naninirahan sa Cana. At ang Cana ay isang agricultural town. Inimbitahan si Jesus ng mag-asawa sa kanilang kasalan sa Cana at sa kanyang pagdalo sa kasalan ay gumawa siya ng himala. Ginawa niyang alak ang tubig. Mapapaya sana ang ikinasal. Subalit, andun si Jesus at sila ay tinulungan. Jesus and His disciples were invited. That's why Jesus performed miracle. Gayun din po, Jesus can move in our life if He is invited.
The groom and bride invited Jesus in their party. If you want to experience miracles from God, invite Jesus in your family. Invite Jesus in your relationship. Invite Jesus in your house. Invite Jesus in every occasion of your life. Sa panahong sinabi natin na Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, we already invited Him in our life. And if Jesus is truly invited in our lives, makikita ito sa ating mga buhay. John chapter 15, verse 5 to 8, sinabi niya po doon, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabi niya, for apart from me, you can do nothing. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung hindi na imbitahan si Jesus sa kasalan sa Cana, hindi mangyayari po ang miracle. Sa ating buhay, dapat nating huwag kalimutan si Jesus. He is the most important person in every occasion in our life. We must seek His blessing and His guidance in every aspect of our lives. Tandaan po natin, wala na pong ibang mas mahalagang bisita sa lahat ng okasyon, kundi ang Panginoong Jesus. Acknowledge the presence of God. Gumagandang buhay kapag kasama si Lord. Hallelujah. It is not love affair, but love triangle. Lalo na po sa mag-asawa. So every day, invite Jesus. Manalangin tayo, awitan natin siya, basahin natin ang kanyang salita, mag-meditate tayo. Anong miracle ang gusto mo sa buhay mo, kapatid? Invite Jesus in your life, and He will make it for you. Pangalawang puntos makikita po natin doon sa John chapter 2, verse 3 and 4. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. So pangalawang puntos po natin, Jesus is our only resort and hope in times of need. Naubusan ng alak ang mag-asawa bilang kanilang handa. Kaya nagsabi si Maria kay Jesus. Kagaya ni Maria, we must also take all our burdens to the Lord. Alam niya yun eh. Sa halip na unahin natin pumunta sa mga kaibigan o kamag-anak, lumapit muna tayo sa Panginoon. Manalangin po muna tayo. Seek God. Hallelujah. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin ang lahat ng mga napapagal at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit tayo kay Jesus. Manalangin tayo. Intercede for others. Intercede for work. Pray for your neighbors. Pray for our country especially, siyempre, lalo na po sa mga panahon ito. Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Sabihin mo, kapatid. Maraming Kristiyano, they say, they raise Jesus as Lord. Pero hindi pa rin sila kay Lord nagtitiwala. Pero kung magtitiwala ka sa Kanya, makikita mo ang miracle niya sa buhay mo. Gagawa siya ng paraan at ililigtas ka niya. Ano mang imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Nothing is too difficult for Him. Jesus is our only resort and hope. Kung may nais kang mangyari, kapatid, si Jesus ang iyong unahing. Si Jesus ang unang lapitan mo. And you will experience your miracle. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah.
Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, may celebration, may pinagdadaanan ka, laging unahin mo ang pasalamatan ng Panginoon. Lagi mong unang lapitan ang ating pong Panginoon. Pangatlong puntos po natin, makikita natin dun sa verse 6 to 7. Dooy may anim na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pareligyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuan ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila hanggang sa labi. So, pangatlong puntos po natin, Jesus is the only author of all miracles and ministries. So, naging instrument ang mga katulong upang punuan ng tubig ang tapayan. Subalit, si Jesus pa rin ang gumawa ng miracle. It's not all about us. It's not all about us pa rin. It's all about Jesus. Jesus is the author of your life. Jesus is the author of your blessing. Jesus is the author of your favor. Jesus is the author of miracles. Jesus is the author of ministries. And Jesus must be the center of our life. Kaso minsan, maraming nagsasabi, kung wala ako, wala na yan. Maghunos dili po tayo. Maya naman po tayo. Hallelujah. Dahil yan sa Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay. Salamat sa Diyos kung patuloy ang paglago ng lahat ng aspeto ng ating buhay. That is the work of God. Mary said, they have no wine. Mary's first reaction is to go to Jesus. Paano niya nalaman na kulang yung wine? Maaring kilala niya or may part siya sa event, like coordinator. Sinabi ni Mary sa mga alagad, gawin ninyo ang anumang iniutos niya at sumunod ang mga sinabihan. Jesus made the miracle. The containers were filled with water. Puno ng tubig. It was filled to the brim. Jesus created something. Jesus turned water into wine. Hallelujah. Jesus is the only author of miracles and ministries. Hindi po si Mary. Hindi ang mga alagad. Hindi ikaw at ako. No other than Jesus Christ alone. Ginagawa ni Jesus na extraordinary ang mga ordinary. Yung tubig naging wine. Tandaan mo kapatid, kahit magulo na, kaya pang ayusin ni Lord. Hindi napahiya ang mag-asawa. Kung minsan, pangit ng sitwasyon, pero dahil kasama si Jesus, nagkakaroon tayo ng magandang testimony. So bilang pamakas, sa pamamagitan nito ay inihayag ng Diyos ang kanyang kidakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad at maraming tao. Be an instrument. The Lord uses instruments to perform His miracle. Ikaw at ako ay pwedeng gamitin ng Diyos to perform His miracles to others. At the wedding in Cana, the Lord used the water that was available to perform a miracle. Ginamit ni Jesus na instruments ang tinapay at isda para pakainin ang 5,000 tao. The Lord can use whatever we have to perform miracles. He can use even ordinary vessels to reveal His power. We should allow the Lord to use whatever we have for His glory. Be an inspiration. Dito po, Jesus intervened and performed a miracle by turning the water into wine.
And his disciples believed to him. Believe on him. Pinatatag ng tagpong ito ang pananampalataya ng mga alagad ni Jesus. We must cause every miracle that the Lord performs to become an inspiration for us to have a greater and deeper faith in Him. Tandaan po natin, sa Diyos walang imposible. Kahit simple, pinapabunga niya. Kahit maliit, pinapalaki niya. Kahit konti, pinapadami niya. He is the God of miracles. Brethren, don't give up. God is at work. You can expect and you can have your miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Manalangin po tayo. Father God, Lord Jesus, and in the power of your Holy Spirit, thank you for your words and your promises. Sinabi mo sa iyong mga salita, ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and the door will be opened unto us. O God, ikaw ang aming tunay na pastol. Hindi kami magkukulang dahil hindi mo kami pinababayaan. Hallelujah. I believe in your power, O God. Malalagpasan namin ang lahat ng krisis in the name of Jesus. Bless everyone listening to this message, O God. Bigyan mo sila ng katugunan sa kanilang mga pinagdadaanan, kagalingan at kasaganaan sa pangalan ni Jesus. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Your name be magnified and be glorified in the name of Jesus. Amen.